Sa sobrang init ng panahon ngayon dahil summer na, napakasarap magtampisaw at maligo sa malamig at napakalinaw na tubig na mula pa sa kabundukan ng Sierra Madre na dumadaloy sa Labi River na ipinagmamalaking tourist destination sa lalawigan ng Nueva Ecija na matatagpuan dito sa bayan ng Bungabon. Dito ay dinarayo ng mga motorcycle riders na nagmula pa sa iba't ibang lalawigan gaya ng Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Bataan, maging ang mga taga Metro Manila ay dinarayo ito. Hindi lamang mga riders ang pumupunta rito kundi pati mga bikers, ito ang kanilang paboritong padyakan dahil sa ganda ng mga tanawin at nakakapigil hiningang mga daan na paahon at palusong na isa sa mga challenges ng mga bikers. Ang Labi River ay napapaligiran ng kabundukan ng Sierra Madre kaya matatanaw mo ang ganda ng mga tanawin na hindi makikita sa Metro Manila. Pagpasok pa lamang sa kabundukan, mayroon itong Instagrammable location na perfect sa mahihilig magpa-pictures. Pagdating mo naman sa mismong ilog, ang tulay naman ng Labi ang nagsisilbing photo bomber. Maraming gustong magpa-pictures dito sa ganda ng view na makikita sa paligid. Ang kanila namang environmental fee o ang pinaka-entrance fee ay 10 piso lamang na swak na swak para sa mga walang budget. Ganun din ang kanilang parking fee, 10 piso lang sa mga motorsiklo at 20 pesos naman para sa mga 4 wheels. Ang kanila namang cottages ay 500 pesos na good for 10 persons. Kapag gusto namang magkantahan habang nagsiswimming, meron din silang cottage na may kasamang bidyoke for 1,500 lamang na pwedeng rentahan. Ayon naman kay Marlon Molina, barangay sekretary ng Labi, napakalaking tulong sa kanila ang muling pagbubukas ng turismo sa kanilang barangay dahil napigyan ng mapagkakitaan at hanap buhay ang bawat pamilya na halos 2 taong hindi nakapaghahanap buhay dahil sa pandemya. Malaki po yung nagiging kapakinabangan ng barangay dahil kung meron po kaming environmental fee na meron pong halagang 10 pesos, meron po kaming parking fee, at lahat po yon ay pumapasok sa kaban ng barangay. As of now po, from January hanggang ngayon po ay meron na po kaming nakabangko na nakapangalan po sa aming barangay na nagkakahalaga po ng more than 400,000. Bukod pa po doon, yung pong aming pong mga tanod tsaka po yung mga health workers po namin and BNS po namin ay nakakapagbigay din po kami ng konti sa kanila sa pag-aaraw-araw po nilang pag-duty sa bawat checkpoint. So, ibig sabihin, nagkakaroon pa sila ng dagdag allowance? Yes po. Aside from monthly ay allowance po nila sa barangay, meron po silang everyday na 370 a day. Ipinagpapasalamat naman ni Nanay Zeni Manyago sa ama ng lalawigan Governor Aurelio Umadi at Vice Governor Doc Anthony Matias Umadi, katuwang ang ina ng lalawigan Congresswoman Cherry Domingo Umadi, ang patuloy na malasakit at paglingap sa kanilang kabuhayan, lalo na ng panahon ng pandemya, kahit papaano ay meron silang mapagkakakitaan at sa pagpapadala ng mga heavy equipment para linisin ang ilog para sa kanilang hanap buhay, lalo na kapag panahon ng tag-ulan na hindi nakakatawid ang mga sasakyan. Marami pong salamat sa ginawa nilang pag-alalim nitong ating mga ilog, saka yung mga bisita namin na dumarating. Marami pong salamat sa inyo, itinutulong sa amin, lalong-lalo na po yung inyong mga financial na binibigay. Salamat po. Smile Superintendent III, para sa Balitang Unang Sigaw.